Christian here giving you another Minecraft video for today. So, tuturuan ko ngayon guys sa, meron ako ditong mga basic redstone trick. Sa mga tao hindi pa nakakalam ng mga redstone trick na to, para sa inyo to, sa mga nakakalam na okay na yun. Itong mga ito ay nakuha ko lang sa mga ibang tao. Hindi ko kinukuha or something na inano. Sinishare ko lang mismo, kaya... Okay, let's go. So, napapansin nyo rito ay... Hindi nyo kayang... Ano, diba? Hindi siya... Ang redstone hindi maabot pa ganun dun, diba? Kasi hindi maabot mismo yung light nito. Hindi siya napapower up. Pero meron ako simple trick dyan, ito. Ayan. So, pag binuksan natin to... Napansin nyo na pupunta na on siya dun. So, ganito yung paano gawin. Ay, naku, natanggal pa. So, maglalagay tayo ng dalawang block dito. Isang redstone dito. Redstone dito. Tapos isang redstone dust. Ganun lang. So, kapag ito pinatay mo, ay, inopen mo, mamamatay ito. So, ito mag-activate. So, pupunta siya dun. Kasi, itong redstone na to, pag inan mo ito, mandi-deactivate mo itong redstone torch. Pag na-deactivate ito, kasi ito yung nagpa-power up dito sa redstone na to. Ay, putik. So, kapag na-deactivate yung redstone, o-open mismo itong isang redstone na torch. Kaya, makukonnect pa rin siya dun. Pwede ito magamit sa mga bahay-bahay, mga ganun gusto nyo, mga switch-switch. Pwede nyo magamit to. So, tinan nyo ulit ah. So, pinatay ko yun. So, wala nang power to. So, naka-on na to ngayon kasi walang amano sa kanya. So, ngayon, ino-on niya to. Pinapatay niya to mismo isang redstone torch. Kaya mamamatay din to. Hindi siya mag-on. Okay, dito sa pangalawang method. So, ito, alam ko, gumagana to sa PC. Pwede mong gamitin yung redstone para mag-overlap yung suga mismo sa glowstone. So, tanggalin mo lang. Pwede siya anuhin. Nag-overlap mismo siya rito. Kaya pwede rin magamit sa mga ano. Kunyari yung maraming gusto niyo maraming mga ilaw pero ayaw niyo maraming redstone kasi baka pumatay siya, hindi sumakto, kaya ito pwede ito gamitin. Ang sumunod parang ganun din pag binuksan mo mamamatay ito kasi naka-power nga. So simple lang 'yan. At itong naman ngayon ay passcode. So, ang passcode ko rito ay 136. So, nakakita nyo, bumukas. I mean, 5 pala yun. So, tuturuan ko paano gumawa kayo nito. So, una, mag-ano kayo mismo rito. So, maggawa kayo. Depende na sa inyo kung anong gusto nyong kasing design. Pero ako, ganito gagawin ko. Kasi, ito yung ginagawa ko mismo eh. So, gamitin ko quartz pala para malino itsura. Okay, so yan. Kailangan nyo ng sign dito. Depende na lang ano, sulatan nyo rito. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mga ganun. Pero hindi ko na siya susulatan. Ganyan yung lang. So, pag maglagay ka ng mga lever na ganyan, pwede mong gawin na isa. Or, ano, depende naman sa'yo. So, ang gagawin ko ganito. So, maglalagay ako sa gitna. Dito. Ng dalawang piraso. Tapos isa dito. Tanggalin natin 'to sandali. So, ano, so gusto mo So gusto mong buksan niyo, sabihin natin dito yung passcode ay 123. Ay hindi. Sabihin natin na 145. So gusto mo 145. So maglalagay ka ng redstone dito. Redstone sa number na gusto mong anuhan mismo na passcode. So ikakabit mo pag ganyan. So, dapat kukonnect siya mismo doon sa taas. Kailangan, hindi siya na ano yan, kukonnectado dapat ah. So, ngayon, kailangan natin ng pintuan dito. Ayan. Tapos, lalagyan natin siya ng redstone na Lalagyan natin siya ng redstone. Ayan. So, pwede mo rin to gawin na pang underground para hindi siya nakita. Pinapakita ko lang sa inyo to. So, ayan. So, bali, pag binuksan ko na to, pack. So, nakita nyo namatay yun. So, pag pinatay ko pa to, boom. Ayan.
So, namamatay yung pangalawa. Pag pinatay ko na to, boom, bumukas na. Pansin nyo? Kasi, ang ano nun, kung bakit kasi, wala na tong power. Kaya hindi na to na di-deactivate. Kaya, pag na-activate to, ma-activate itong redstone, o open itong redstone, itong redstone tuloy, itong pintuan. Kaya, maaaring, kunyari, sabihin natin na, ayan, nagkamali ka ng password. Ala, hindi ko na alam, hala, gumaganon ka. So, kunyari, ito, binuksan mo, so tama naman. Pero, kunyari, sabihin natin na ganyan, nagkamali ka, hindi pa rin siya bubukas. Kahit napindutin mo na to, hindi to bubukas kasi, naka-activate na mismo to sa likod eh, kaya hindi rin siya papatay. Kaya, malaga to na nagkamali ka ng password, sasarado rin tong pintuan. Kasi, itong ano, naka-activate, naka-deactivate itong mga to. Paano siya ma-deactivate and may naka-activate pa na isang redstone? Kaya, hindi pa rin yun ma-deactivate. Kaya, masaya to kapag gumagawa ka ng puzzle map mismo. Pwede pa itong gawin hanggang long as you want. Basta may ganito ang itsura niya. Okay, yung isang piraso, hindi ko sure kung paano yung isang piraso eh. Wait, checking ko. Kasi, ang napanood ko na kasi mga ganito eh. Hindi ako nag-steal ng work ha, pinapakita ko lang to. So, lagyan na kuha tayo ng lever. 1, 2, 3. Ayan, tigisahan lang. Alam ko ang gagawin mo rito ay ganun din pero nasa baba. Ay gosh, mali. Tanggalin natin itong mga redstone. Ang gagawin mo lang dito ganyan, tapos ganito. Yan, ganyan din. Kanya ito, kunyari ang password nyo, 1, 3. So, lagyan natin ang redstone just dito sa gitna, tapos ganyan din natin. Connect natin. Ganun ulit. Ay, tayo, mali. So, connect natin dyan. Connect din dito. Yung ginawa natin, yan. So, pag inactivate mo, kunyari yan. Kaya inactivate mo to. So, ma-open pa rin siya. Pag tinanggal mo tong kunyaya, tapos tinanggal mo to, wala na, mali na. So, ang sagot mo dyan ay 1, 3. Ayan na, okay na. So, bali yun lang sa araw na to. Sana, wait lang. Meron pa ba ako nakalimutan? Tsaka meron pala akong cool trick dito. Pwede mo siyang gamitin na pang trampoline, pang masayahan lang to. Okay, kailangan natin ng magdig tayo dito ng app ng parang 4x4. Ayan. Tapos lagyan natin ng block pa ganito. Pero depende sa'yo anong gusto nyong style, pero ang gagawin ko ganito, parang pa-X or cross or ewan. Ngayon, lagyan mo siya ng redstone paikot. O kaya gusto nyo dito, bahala kayo. Basta ako sa gilid lang. Tapos, gusto nyo button o kaya lever. Depende naman sa inyo kung ano gusto nyo. Kaya gagamitin ko button. Sa inyo naman kasi kaya, hindi ko naman alam kung ano gusto nyo talaga eh. Lagyan nyo ng tubig dito sa gitna. Lagyan nyo ng TNT sa gilid. Parang itong method na to isang trampoline. Pinutin mo yan. Ma-activate yun. Pasok ka sa loob. Tayo mo sumabog. Tatalsik ka sa taas. At maganda yon. Pero hindi ko na kung nag-work siya sa mob. Pero titingnan natin. Checkin natin to. Kung gumagana siya sa mga mob. Try natin villager. Kasi isang uri ng ano yan eh. Species din naman eh. Maganda rin naman siyang gamitin eh. Kasi karamihan naman dito. Minsan, wala na siyang buha. Sabihin natin na mabilis siya mamatay. Kaya, ayan. Yung ginagawa mo dyan. Ayan. Namamatay siya kasi, yun nga. Yung buhay nga maiksi. Kaya, hindi rin siya magagamit na maayos. So, yun lang lahat yun. At, kung na-enjoy niyo itong video na to, kung na-enjoy niyo ang video na to, hit yun ang like button. At kung ngayon lang ako napanood at nakita sa video na ito, please hit yun lang ang like button para makasali kayo sa Team Christianity. And I talk to you guys later. Peace. Goodbye.